Kahit paasan, siya'y papurihan ngayon at pagpakailanman. Umawit ang daigdigan lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ng aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyampa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa namin kayo, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Ang Panginoon na bukal ng kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito.
Binabati ko kayo. Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Naway sumainyo ang lahat ng pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin. Buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa aban ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo ay mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyang kayo, sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aban ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, pinagtatayo ninyo ng mga libingan ng mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. Ang sinasabi ninyo'y, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinasabi ninyong yan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Ngayon po mga kapatid ay ginugunita natin si San Agustin. Kahapon, ang ginunita natin ay ang kanyang ina na si Santa Monica.
Ngayon naman si San Agustin, isang obispo. At si San Agustin, marami sa kanyang turo ay ginagamit din na turo ng simbahan. Napakalaki ng impluensya sa buhay ng simbahan ang mga pag-aaral o ang mga katuroan ni San Agustin. Si San Agustin ay galing ng Tagaste sa Africa. Doon siya lumaki, doon siya naging tao. Pero ang kanyang ina na si Santa Monica ay Kristiyano, pero ang kanyang ama ay Manichaean, hindi siya Kristiyano. Pero mas naimpluwensyahan si San Agustin ng paniniwala ng kanyang ama. Kaya nga sa mahabang panahon, talagang ipinagdasal ni Santa Monica si San Agustin. Pero hindi lang dahil sa pinili niya na paniwalaan, pero dahil sa pamumuhay ni San Agustin na lahat na yata ng klase ng kasalanan ay ginawa. In fact, nagkaroon siya ng mistress sa mahabang panahon. Pero si San Agustin ay napakatalino, kaya nga siya ay naging professor, nag-aral siya, pumunta ng Roma para magturo, and then later on pumunta ng Milan. Pero sa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang paggawa ng iba't ibang klase ng kasalanan. At hindi rin naglaon na kilala niya sa Milan si Saint Ambrose. And that time, siya yung obispo ng Milan. Pero doon, natuto siyang makinig tungkol sa pananampalataya. At sa kanyang pakikinig, natutuhan niya, unti-unti siyang na-convert, unti-unti siyang nagkaroon ng pananampalataya sa katotohanan na tinuturo ng simbahang Katolika. Pero sa kanyang paglalakbay sa pananampalataya, hindi naman siya agad nagbago. May mga kasalanan na hindi niya maiwan-iwan. May mga kasamaan na hindi niya mabita-bitawan. Until isang araw, may narinig siya na salita habang siya naglalakad sa hardin na ang sinasabi sa Tagalog ay magbuklat ka at magbasa. At yung nabuklat niya ay yung sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma na sinasabi doon kay Kristo, hindi sa tawag ng laman. Not exactly yun yung nakalagay sa sulat ni San Pablo, pero ganun yung sinasabi. Mga kapatid, isang bagay na matututuhan natin sa buhay ni San Pablo o ni San Agustin, ay posible ang pagbabago. Hindi sumuko si Santa Monica sa pagdarasal para kay San Agustin, pero si San Agustin din sa kanyang sarili hindi rin naman siya tumigil, no? Na later on naging obispo pa nga siya, at later on yung mga sinasampalatayanan at pinaniniwalaan niya dati, yung mga Manichaean, ay yung ngayon ang Katoliko, ang pananampalatayang Kristiyano na yung kanyang pinagtatanggol later on, at siya nga ay naging obispo pa. At pinapakita sa atin ng buhay ni San Agustin na kahit na anong sama ng isang tao, na kahit ano pang kasalanan ng isang tao, hinding-hindi mawawala yung pag-asa sa kanya. Hinding-hindi mawawala yung pag-asa na magkaroon ng pagbabago. At yun yung pinakita sa atin ni San Agustin. Kaya nga yung isa sa pinakatanyag na linya niya na nakasulat sa kanyang aklat ng mga The Confessions of St. Augustine, sinabi niya doon, "My heart is restless until it rests in you." Nang tinutukoy doon na hinahanap niya ang kapangahingahan na hindi niya makita-kita until nakita niya, ang tinutukoy niya doon ay ang Diyos. Ibig sabihin, nandoon naramdaman niya sa Diyos ang tunay na kapahingahan at tunay na pagbabago. At yung pagbabago na ito ay mula sa kalooban. Nagbago siya hindi lang ng sinasampalatayanan, nagbago siya hindi lang ng pinaniniwalaan, pero ang pagbabago na ito ay holistic. Ang pagbabago niya ay mula sa kalooban, yung kanyang pagkatao, yung kanyang paniniwala, yung kabuuan niya ang nagbago. Conversion. At yung pagbabagong loob na ito
ay yung inaasahan din sa atin ng Panginoon na buo, nagmumula sa kalooban, hindi katulad ng mga Pariseo at Eskriba sa ating Ebanghelyo. Narinig natin nung isang araw yung tatlo na mga aba. Kahapon naman narinig natin yung dalawa. At ngayon yung pagpapatuloy yung dalawa pa uling mga aba. Na sinabi ng ating Panginoon sa mga Eskriba at Pariseo ngayon, narinig natin sa aba ninyo, mga Eskriba at mga Pariseo. Sinabi niya dito, para kayong mga, ang katulad ninyo yung mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay punong-puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Noong mga panahon na yun, mga kapatid, puti talaga yung mga libingan para hindi maapakan. Kasi pag naapakan nun, ituturing ka na madumi. Pero iniyahalin tulad ng ating Panginoon ang mga Pariseo at Eskriba sa mga libingan dahil yung mga Pariseo at Eskriba na ito, perfect sila, ritually speaking. Ibig sabihin, sinusunod nila kung ano yung iniutos ni Moises, sinusunod nila kung anong iniutos ng Panginoon, sinusunod nila lahat ng ritual ng mga Hudyo, pero sa kalooban nila, iba ang nangyayari. So ibig sabihin, nagkaroon sila ng perfect sila, ritually, perfect sila sa pagsunod sa mga kautosan at ritual, pero dahil din doon, nagkaroon sila ng ibang kasalanan. Ano yung kasalanan na yun? Nagkaroon ng pride. Nagkaroon ng pagpapalalo. Nagkaroon ng arrogance. Naging arrogante. To the point na kung sino yung mga hindi sumusunod, sa katulad ng pagsunod nila, ay minamaliit nila. To the point na pag nakita nila yung iba na hindi nakakasunod, katulad ng pagsunod nila, ay naaapi nila. Kung ano-ano yung ginagawa nila. Kaya ibig sabihin, ano? Nagkaroon na ng yabang. Nagkaroon na ng pagpapalalo. Kumbaga, parang nagkaroon pa ng utang na loob yung Diyos na sila ay mabuti. Diba? Ito yung katulad nung nangyari doon, kung marirecall natin, merong isang kwento si Jesus na mayroong makasalanan, na humihingi ng tawad, dumadakok sa dibdib, at meron namang isang Pariseo na nagmamalaki sa Diyos dahil siya hindi nagkakasala. Ibig sabihin, iba yung nakikita ng mga mata, pero iba yung nasa kalooban nila. At yun yung laging sinasabi ng ating Panginoon sa kanila. Yun yung pagiging impokrito. Yun yung pagiging pakitang tao. Pero ang pagtawag sa atin ay magkaroon ng pagbabago, hindi ng panlabas, hindi yung nakikita lang ng mga mata, pero ang kalooban. Dahil alam natin, mas importante kung ano ang nasa kalooban natin. Dahil kung ikaw nga, palaging nagdarasal, palaging nasa simbahan, nagnonobena, ginagawa ang lahat ng pwedeng gawin, pero kung sa kalooban mo, ikaw ay punong-puno din ng kabulukan, kasamaan, paghuhusga sa kapwa, baka mabaliwala din yung mga ginagawa natin. Sinabi din ng ating Panginoon dito sa may kalawang bahagi, sabi niya, mga mapag-imbabaw. Sinabi niya dito, mapag-imbabaw, pinagtatayo nyo ng mga libingan ng mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng taong namuhay ng matuwid. At sinasabi nyo, kung kami sana nabuhay sa kapanahunan ng aming ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Pero sinabi din ng ating Panginoon, dahil sa ginawa nilang yon, pinatutunayan nga nila na sila ay ninuno o sila ninuno nila yung mga mamamatay tao na yon. At sinabi ng ating Panginoon, sige, tapusin nyo yung pinasimulan nila. Tapusin nyo yung pinasimulan ng mga ninuno nyo. Dahil alam ng Panginoon sa mga sandaling ito na ang gagawin nila sa ating Panginoon Jesucristo bandang huli ay ipapapako din siya sa krus at ipapapatay. Mga kapatid, minsan maraming
may mga pagkakataon na iba yung pinapakita natin sa kung ano ang nasa kalooban natin. Pero pinaaalalahanan tayo ng kwento ni San Agustin na unang-una, kahit anong kasalanan natin, kahit anong bigat ng kasamaan natin, posible ang pagbabago. Posible ang pagbabago as long as bukas ang ating puso at isip sa salita ng Diyos. Pero pinaaalalahanan din tayo na ang pagbabago na ito ay hindi lang sana panlabas, kundi mas importante, panloob. Dahil sa mata ng Diyos, hindi natin maloloko ang Diyos. Sa mata ng Diyos, nakikita niya ang lahat, panlabas o panloob. At nawa, ang ating panloob, yung mga nararamdaman natin at pananampalataya natin ay mag-reflect, sumalamin sa kung ano ang nasa labas, sa kung ano ang kinikilos natin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayong maging tapat sa ating mga kilos. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Sa ating buhay bilang bayan ng Diyos, naway matagunan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating tapat na pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Atin nawang maiwasang gumawa ng mga bagay dahil lamang sa ating pagnanasang tumulad sa karamihan o dahil sa ating pagkukunwari. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga nawalan ng pag-asa dahil sa ating masamang pakikitungo at pag-uugali, naway manumbalik sa pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga may sakit, naway makita ang pagpagaling na kamay ng Diyos sa kanilang mga dinaranas na mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga yumao sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ama, tulungan mo kaming sambahin ka ng may katapatan sa aming puso at makalapit kami sa iyo sa espiritu at katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid
upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagdiriwang namin sa pagtubos ng iyong anak sa amin, maihain nawa ngayong ginugunita si San Agustin ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Agustin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpa hanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin na papupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo inyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
sa dulo ng dagat. Walang makikitang tulad mo. Sa August 29, 2024, Huwebes, paggunita sa pagpapakasakit ni San Juan Bautista, ang tagapagbinyag. Magkakaroon po tayo ng pagninilay sa buhay ni San Juan Bautista sa ganap na ikatlo ng hapon na gaganapin sa loob ng simbahan. At ang ating maringal na misa ay ganap na ikalima ng hapon na pamumunuan ng ating rektor at kura paroko, Reverend Father June Siscon. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa hapag ni Kristo ay magpabanal nawa sa amin. Upang kaming mga kaanib niyang tumanggap sa Kanya ay maging talagang Siya sa pamamagitan din Niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag.
na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinuwalhat ka namin.